hindi niya sinagot yung ating tanong at hindi niya tinanggap yung ating hamon. Anong, sino yung mga nagbigay na yan at anong pakay nila na gusto nila maging priority yung paghuli kay Pastor Kibuloy? Alam niyo, Sir Admar, buong akala ko po ay ang mga miyembro ng gabinete ang tagapagsalita ng Pangulo. Ngayon ko lang nalaman ang Pangulo pala ay ang tagapagsalita ng mga miyembro ng gabinete, parang baliktad na yata, no? Oh, ang sabi po ni Secretary Abalos ay pinapatupad lang yung batas. Sabi niya dito, ang batas ay batas, ang may kasalanan mananagot at yan ang gagawin namin. Ano po ang masasabi niyo rito, attorney? Ito po ay kasabay noong paglalagay ng 10 milyong piso na pabuya. Eh, that is neither here nor there, ano? Hindi niya sinagot yung ating tanong at hindi niya tinanggap yung ating hamon. Na unang-una, bakit pribadong pondo ang ginagamit na pabuya para sa pagpapatupad ng warrant? Number two, sino-sino yung nagbigay sa kanya ng pondong yan para gawing 10 milyon ang pabuya para sa information leading to the arrest o Pastor Kibuloy? Mga valid points po yan. Hindi po yan na basta hinugot na lang natin kung saan, sapagkat unang-una po at merong dahilan kung bakit merong Republic Act 6713 na nailabas na rin nga po ni Attorney Israelito Torreon na nagbabawal po na ang isang public officer or public employee ay tumanggap ng kahit ng anong anything of value mula sa pribadong mamamayan. At yan ang dahilan po niya ay para po hindi ma-impluensyahan yung pagpapatupad ng mga tungkulin ng isang public official. Katulad po niyan, wala naman pong nagsasabing hindi tungkulin ang paghahanap sa mga taong may warrant. Ngunit, kung papasukan mo yan ng private funds, siyempre, ang nangyayari dito, katulad po niyan, inuuna, 10 million, nagbibigay ng priority kay Pastor Kibuloy. Bakit? Sino yung mga nagbigay na yan at anong pakay nila na gusto nila maging priority yung paghuli kay Pastor Kibuloy? Bibigyan po kayo ng example, ano? Noong pong Hunyo, may nahuli na isang commander, Wahab Gara. Eto pong commander na ito ng MILF ay nilusob po ang dalawang baryo. 25 tao ang namatay. Kasama na po isang pulis, isang sundalo. Magkano lamang po ang bounty dyan sa taong yan? 1.3 million lang. 25 pinatay. Si Pastor po'y walang pinatay. Pinaparatangan, of course, medyo mabigat po yung mga paratang. Big but, these are non-violent crimes. Bakit 10 milyon? Sa atin pong konstitusyon, may tinatawag na equal protection of the laws. Kung pare-pareho ang sitwasyon mo, dapat pare-pareho ang trato sa'yo. Ngayon, kung sasabihin nilang 10 milyon kay Pastor, di lahat ng charge ng human trafficking, dapat 10 milyon din ang pabuya kapag may warrant of arrest. Dapat yung mga terorista, mas malaki pa kasi pagkat pumapatay ng mga tao yun, gusto pabagsakin ng gobyerno, dapat yung 20 milyon. Bakit iba-iba? Number two, meron po rin sa ating konstitusyon at nagsasabi na ang mga mamamayan ay may karapatang magkaroon ng impormasyon on matters of public concern. Ang pagpapatupad po ng warrant ay isang public function. That is a public concern. May interest po ang taong bayan na malaman kung bakit yung may mga inuuna may dinidiscriminate sa mga may warrant of arrest. Hindi ba dapat pantay-pantay ang pagpapatupad? Bakit kukuha ka ngayon ng 10 milyon para unahin itong kay Pastor Kibuloy? Inilalagay mo pa sa panganib yung buhay ng tao sapagkat nagiging target siya. So these are valid points po na huwag sana niyang iwasan. Sagutin niya. Hindi ba siya lumalabag sa 6113? Tama ba yung tumanggap siya bilang public official ng pribadong pondo? Yun po ang dapat sagutin niya. Tsaka ano din ito, attorney, di ba? Ang sabi nila, meron silang reasonable talaga na dahilan para lusubin yung mga compounds ng Kingdom of Jesus Christ. Tapos ang ending, mag-aalok lang pala ng reward din. Ayun nga po eh. Anong reasonable
reason kaya yon. Ay, yung pong mga compound na yon ay used primarily for religious purposes, for worship services, sa pagpapalaganap ng mga doktrina ng Kingdom of Jesus Christ. Hindi naman yun armed group katulad ng MILF, ha? Hindi naman kampo ng mga rebelde yon para gano'n ang armas at dami ng tao na pasugurin nila roon. So, all of these point to the fact na may discrimination, may harassment, ha? May persecution kay Pastor Apollo Quiboloy. Mm-hmm. Pero dinipensahan po ni Pangulong Bongbong Marcos itong naging hakbang ng DILG. Ang sabi pa nga niya dito na imbis na imbis na questionin ang reward, dapat lumantad na lang daw. Alam niyo, Sir Admar, buong akala ko po ay ang mga miyembro ng gabinete ang tagapagsalita ng Pangulo. Ngayon ko lang nalaman ang Pangulo pala ay ang tagapagsalita ng mga miyembro ng gabinete, parang baliktad na yata, no? Sabagat, hindi po naman natin binabanggit si Presidente rito. Ang atin lang, the only person we're taking to task here is Secretary Abalos. Eh bakit ang Presidente ang magre-react? At any rate, nabanggit na rin ni Presidente at kami naman, we are flattered na tayong mga ordinaryong citizen ay napapansin ng Pangulo, no? Pinakamataas na official sa ating bansa. Eh, Mr. Presidente, ang amin pong mga question ay legal. Hindi po ba nung sumumpa kayo, you swore to uphold all the laws? So, ang question po namin ay legal. Eh, sana po tingnan nyo muna kung talagang walang illegal, immoral, unethical, or improper dito sa pagtanggap ng inyong kalihim ng pribadong pondo na ayaw niyang sabihin kung saan galing, ha? Bago po kayo magsabi na bakit ikikwestiyon ang motibo. Karapatan po, Mr. President, ng kahit sinong mamamayan na questionin ang motibo ng ating pamahalaan unless pag-gising ko kaninang umaga, nasa ilalim na tayo ng diktadura. No. Hindi naman po siguro, Mr. President, no? Boss Dada. Pero attorney, bakit kailangan pa nilang kumuha ng donasyon galing sa mga kaibigan nila? Hindi ba pwedeng gamitin yung pera ng gobyerno para gawing reward dito sa mga akusado? Hindi, subo po. Alam nyo, Boss Dada, ako po ay galing din sa pamahalaan, galing din po ako sa DILG nung panahon ni Presidente Erap. Yan pong ginagamit po dyan sa mga pabuya ay intelligence fund o yung confidential funds ng bawat tanggapan. Ang DILG po, malaki po ang confidential funds niyan, discretionary funds, intelligence funds. At okay lang po yun, naintindihan natin sapagkat law enforcement po yan. Talagang kailangan po ng pondo para bumili ng informasyon. Ang aking question, anyari? Hindi pa tapos ang taon, naubos na nila yung intelligence fund? Ano ba yan? Di ba? Tipid na tipid naman sila. Alam nyo, nung Mayo, May 11 tao na naghati-hati sa 1.9 million lamang na pondo, yung mga tipster. Nasa dyaryo po yan. Ibig sabihin, ang average doon, wala pang 200,000 per person. Ang laki-laki ng intelligence fund ng PNP, ng sekretary ng DILG, saan nila nilagay yun at kailangan kumuha pa ng kontribusyon sa mga pribadong tao? At number one kong question talaga na uulit-ulitin ko, sino itong mga to? Kasi dapat po nating malaman anong motibo nitong mga taong ito. Hindi po pagmamarites yan, sapagkat katulad ng sinabi ko, ang pagpapatupad po ng batas ay isang public function. Hindi dapat naiimpluensyahan ng pera na privado ang pagpapatupad ng batas. It is as simple as that. Hindi po tayo nang gugulo, nang usapan, hindi po tayo nagpapatagal. Yung sinasabi lang, lumantad na lang, that's beside the point . Ang pinag-uusapan dito, bakit kayo tumanggap ng pribadong pondo? Number two, sinong nagbigay? At ayaw niyong sagutin ng diretsahan. Mm-hmm. And dito po sa pangyayaring ito, Attorney Ferdy, yung bang mag-donate din, kailangan din magbigay ng donor's tax? Alam nyo, marami pong klaseng donasyon sa gobyerno. Pwede naman po na mag-donate sa gobyerno. Wala naman pong masama. Pero dinodocument po yan ng Auditor General, ng COA, ng National Treasurer. May proseso po dyan.
Marami pong nagdo-donate sa gobyerno pero fully documented and for yung mga public purpose. Ang halimbawa, ginagawang park o ginagawang playground, ginagawang daycare center. Marami po yan. Ginagawang Kapitolyo. Marami po yan. Ang pamilya Tuaso nag-donate ng lupa, yung kinatatayuan ng Quezon Institute ngayon. Mm. Wala pong problema yan eh. Pero kung ang donasyon na yan ay makaka-impluensya sa pagpapaganap ng batas, at o kaya worse, ginagamit para ma-project ang kandidatura ni Secretary Abalos. Alam niyo naman eh, tatakbo yata ang senador yan. Lumalabas nga doon sa programa sa television. Oo, eh. Parang wala na yata ang problema sa Pilipinas. Nasa teleserye na Baka pwede kunin mo siya sa susunod na pelikula mo, Attorney Topacio. Alam niyo, suspecho ko dyan. I don't know kung tama. Ito ay nag-ano lang naman ako. Nag-haka-haka lang naman ako. Hmm. Tingin ko yung mga private persons yan. Yung mga donors niya sa kandidatura niya na gusto siyang sumikat. Kaya nagbigay ng 10 milyon eh. Tropeyo nga naman ng gobyerno na mahuli si Pastor Kibuloy. Sabagat araw-araw ang nakikitang news ng mga mamamayan ay puro bad news. Tumataas every week ang presyo ng mga produktong petrolyo. Tumataas ang inflation. Mataas ang bigas. Hmm. Ha? Tumataas yung terminal fee sa airport. Ako po na lang, hindi tumataas eh. pero Attorney, paki-explain nga yung nalilito na kasi tao. Ang ginagamit po kasi nilang ang ginagamit nilang term, fugitive. Eh, si Pastor Apollo Kibuloy ay isa po bang pugante? Well, strictly speaking, hindi pa po. Alam niyo kung bakit. Sabagat, sa pagkaalam ko po, yung finding of probable cause ng piskal ay subject pa ng motion for reconsideration. Ibig sabihin, hindi pa po final yung finding of probable cause. Alam niyo po, may precedent po dyan eh. Yung ginawa po ni Ping Lacson, kung natatandaan niyo, 2010 yata yung 2011, kung hindi ako nagkakamali. Hindi po ba nawala rin si Ping Lacson at sabi niya, I am not a fugitive from justice, I am a fugitive from injustice. Also later on, di ba, napawalang visa yung warrant niya. O yun po ang sinasabi ko. You can call him a fugitive all he wants, all you want, pero the fact remains, hindi pa po final yung finding of probable cause. That's still subject for review by the courts. So in strictissimi juris, hindi pa po pwedeng i-consider na fugitive yan si Pastor Kibuloy. So paano po tayo makakakuha nito ng patas na attorney yung sa hustisya kung ngayon pa lang eh talagang guilty na yung turing nila kay Pastor? Eh wala po, ganyan po talaga. Eh kita nyo naman kung paano usigin ang mga mehores ni Pastor Kibuloy. Sinusugod, sinisira, tinetreten pang kasuhan yung mga nandoon na nagmamalasakit lamang sa Kingdom of Jesus Christ. Pati yung mga kaalyado ni Pastor, ginigipit. Pati ba naman yung dating Pangulo, ginigipit nila. Nakitang-kita natin ang persecution. So, under the circumstances na hindi ka makakaasa ng patas na labanan sa executive, sa Department of Justice, bakit ka lalabas, lalo na yung in the face of the pronouncements of Pastor Kibuloy na may reliable information siya na merong effort not only to render extraordinary rendition but to eliminate him.